Diyos atin ngayong dalawin. Atin ngayong dalawin. Dalawin sambahin siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamasang na banal ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa gitna ng live streaming sa Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang mga intention sa mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities at idagdag natin ang ating intention para sa kapayapaan sa mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayon tayo'y nasa panahon ng Kapaskuhan. Ipinagdiriwang natin kapistahan ng banal na mag-anak. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, kundi pinili rin niyang mapabilang sa isang pamilya. Naway, tandaan natin kung paano ginawang banal ng Diyos ang pamilya. Simpleng pamuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawang ibinigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazaret. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ikinagdarangal, sinasamba ka dahil sa rikila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, sarili ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Pagkunanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Paggawin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanuklog sa kananang Ama, hawak ka sa amin. Orang ang panon, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach.
ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya agad diringin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo kapag nalalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Mapagpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos.
At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niya totoo naway manan sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazareth, Galilea. Ang batay, lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ay kapistahan ng banal na pamilya ni Jesus, Maria at ni Jose na huwaran din sa ating mga tahanan at mga pamilya. Dito po natin makita sa ating mga pagbasa ngayon paano tayo mamuhay bilang isang tahanan, bilang isang mag-anak. Napakalaga po yung mga salita natin, mag-anak. Na mag-anak, ibig sabihin tatay at nanay na kasintro sa anak na dapat mahalin. Si San Jose at si Santa Maria, isintro natin sa pagmamahal sa ating Pong Hesus Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, atin pong napakinggan, una sa lahat, kung paano mamuhay bilang mag-anak o pamilya na responsable at makidiyos. Sa ating unang pagbasa, sa ating mga pagbasa, sa unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Karunungan ni Sirach. At itong Aklat ng Karunungan ni Sirach ay nagtutulo sa atin kung paano tayo mamuhay na isang pamilya na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa ating salmo ay pinapahayag na sumusunod tayo sa sa kautusan sapagkat iyon ang pagpapahayag ng tunay na responsable na tahanan o pamilya. Sa ating pangalawang pagbasa, sa sulat ng Pablo sa Kolosas, Kapitulo 3,
12 hanggang 21. Ito ay isang advice, isang turo ni San Pablo sa isang panibagong sambayanan o Kristiyanong pamayanan. Pero itong Kristiyanong pamayanan, maitulad sa isang pamilya na kung saan doon sa tahanan, ang babae magpasakop sa asawa niyang lalaki. At ang lalaki, higit sa lahat, magmahal sa kanyang asawang at ang mga anak ay susunod sa mga magulang. Kapag ka mayroong ganong kalagayan, makita po natin na naisabuhay, una, ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, na namuhay sa pag-ibig. At kung may pag-ibig, mayroong pagpakumbaba, mayroong pagtanggap, mayroong habag, mayroong awa, mayroong tunay na pagtanggap sa isa't isa sa loob ng tahanan. At dahil dito, ating maranasan ang Diyos, ng Diyos ng pag-ibig, na napahayag sa isang pamilya na responsable at pamilya na ayon sa kalooban ng Diyos. At itong pamilya na ayon sa kalooban ng Diyos, napahayag ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, Versikulo 22 at Versikulo 39 hanggang 40. Na kung saan, hindi lang na si Santa Maria at si San Jose ay nagmamahalan at nasintro pa sa kanilang anak na ang ating Panginoong Nazareno. Sila ay masunurin din sa tradisyon o tinatawag na tradisyon ng mga Israelita, mayroon pong tatlo. Unang tradisyon at tradisyon ng Torah. Pangalawa, tradisyon ng Nabiim. At pangatlo, tradisyon ng Kitubim. Ang tradisyon ng Torah, ito yung pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. At doon sa tradisyon ng Torah, sinasabi na kailangan ang isang panganay, kasi ang ating Panginoong Hesus, siya ang panganay na anak ni Santa Maria, kailang dalhin doon sa templo. At pangalawa, bilang pagtugon din sa tradisyon ng Torah, na ang babae, kapag ka ito'y nanganganak, kailangan na 40 na araw, pagkatapos ng 40 na araw, ay magkaroon ng paglilinis sa sarili sa pamagitan ng pagpunta sa templo at magkaroon ng alay. At itong pagdala ng ating Panginoong Hesus sa templo, hindi lang na iharap ang ating Panginoon Hesukristo sa templo upang sundin ang mga tradisyon at mga kautusan. Ito rin ang panahon na mayroon siyang pagtubo o ang tinatawag dito ang kanyang paglaki bilang tunay na Mesiyas o tagapagligtas. Kaya tatlong bagay po ang nakalagay dito upang siya'y lumaki. Una, na siya'y naging malakas. Ito yung sinasabi dito na malakas. Ang kalakasan po dito ay hindi po na mapariya siya kay Samson. Ang kalakasan dito ay ang kanyang kalusugan, ang kanyang physical na pagtubo, ang kanyang pagpakipag-isa sa ating kasaysayan na ang Panginoong Hesus, hindi lang siya salita at tunay na Diyos. Siya ay tao din na tumubo at lumaki ayon sa physical na pagpapalakas ng tao. Pangalawa, marunong. Ang ibig sabihin dito ng karunungan o Sophia, hindi po yung karunungan na tinitingnan natin sa filosofiya, sa teolohiya, at mga karunungan noong mga panahon na pinanganak ang ating Panginoon. Ang sinasabi itong marunong, ang ibig sabihin dito na ang ating Panginoong Hesus, kahit na siya ay Diyos, kanya pong sinusundan ang tradisyon na sinasabi ko kanina, tradisyon ng kautusan na tinatawag na Torah, tradisyon ng Nabiim, ito yung mga turo ng mga propita, at tradisyon ng Kitubim, na ito yung mga turo ng mga aklat ng karunungan na tradisyon sa mga Israelita. At itong tatlo, ito yung nagbibigay ng Panginoon ng gabay paano siya makiisa sa tao. Sapagkat ang Diyos naman pwedeng magligtas sa atin kahit darating na lang siya agad.
Pero dumaan siya sa isang pamilya. At isang pamilya na kailangan sumunod sa tradisyon. At itong tatlong tradisyon, kung ito'y sundin, ito'y magpapahayag ng karunungan ng tao. Kaya nga, ang unang aklat natin, Ben Sirach, ay bahagi ng kitubim o mga aklat ng karunungan. Pangatlo, kalugod-lugod sa Diyos. Ang kalugod-lugod sa Diyos, na ibig sabihin dito, Diyos siya, pero ang kalugod-lugod sa Diyos, ang ibig sabihin dito, naugnay sa Diyos ng malaliman. Na kahit siya ay tunay na Diyos, kailangan maugnay pa rin siya sa Ama. Upang tayo ay mabigyan ng halimbawa na tayo rin ay maugnay sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay panalangin, sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob, sa pamamagitan ng ating pagsabuhay ng pag-ibig na siyang nagpapahayag na mayroong Diyos ng pag-ibig kapag tayo nagmamahalan sa isa't isa, kapag ka mayroong pagtanggap sa isa't isa, kapag ka mayroong habag sa ating kapwa, na hindi lang ang ating Panginoon nagkatawang tao, siya'y naging tao at nakipagkapwa-tao at nakihalubilo, nakilahok at lumalakbay, nakamanlalakbay sa tao, sa kasaysayan, upang siya ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagiging kalugod-lugod sa Diyos ay panawagan din natin. Unang panawagan para sa ating lahat, gaya ng nasabi sa versikulo 40, Kapitulo 2, Ebanghelyo ni San Lucas, ay ating sundin ang ating Panginoon na tayo rin ay magpapalakas. Sa ating kalikasan, kailangan na mayroong tunay na pagsunod ano ang narapat na gawin. Pangalawa, na magkaroon tayo ng karunungan. Karunungan na kung saan hanapin natin ano ang tama at ano ang dapat isabuhay sa pamamagitan ng mga tradisyon na narito, sa mga sining, sa mga agham o mga siyensya o sa mga pag-aaral na dapat nating malaman higit sa lahat ang ating pag-aaral sa mga banal na mga kasulatan. At pangatlo, na dapat rin tayo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang na magsimba tayo. Kailangan din na tayo ay magbalik loob. Kailangan din na ang ating mga tahanan ay magiging tahanan. Anong ibig sabihin dito? Na kung tayo ay may mga problema, may pinagdaanan sa buhay, mayroong pagkinig sa bawat isa. Ang tatay at ang nanay magkaroon ng magandang dialogue, maging responsable at tapat sa isa't isa, at pakinggan ang kanilang anak, lalo na sa mga bagay-bagay na napakalalim sa karanasan. Kaya upang tumahan na ang kanilang anak sa kanilang mga hindi maintindihan at pag-aabala sa buhay, tunay na maging tahanan na kung saan titigil sila sa loob ng kanilang bahay bilang mag-anak upang masintro uli at mabuo ang kanilang pagkakaisa na naugnay sa tunay na pagmamahalan at pag-ibig dahil tahan na sila. Tumigil na sa mga abala, tumigil na sa mga iba't ibang mga paghihirap at pinagdaanan sa buhay sapagkat ang bawat isa sa kanila ay naging life support o suporta sa buhay, buhay na may saysay, buhay na may kabuluhan. Kapag ganoon ang ginagawa, ang bawat tahanan natin ay tunay na tahanan na mayroong pag-ibig, mayroong kapayapaan, mayroong pagsabuhay sa buhay na ganap at ikasiyensya. Madalit sabi, isang tahanan ng mag-anak gaya ng tahanan ng ating Panginoong Hesus, Santa Maria at San Jose. Naway ngayong kapistahan ng banal na mag-anak, ating isabuhay din ang bawat pamilya na nabuhay sa mga core values, mga mithiin na nagpapahayag na tayo tao na marunong umibig, gumagawa ng paraan sa kapayapaan at pag-unawaan, mayroong pagkakasundo at mayroong pagtanggap at higit sa lahat, pagiging malapit sa Diyos
at na sentro sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanausunan ng mga yumao. Na may tatlong araw na buhay na maguli umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto hukom sa buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong panalig nating idalangin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan na mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Na patungo sa Belen, may dala na maiaalay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng hain ng pigipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong pagganang loob at kapayapaan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama noong kapanintunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong pakipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako na imasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santos, Santos, Santo, Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri si Karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at terisulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinasabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pagmamahal
puso. Sa pagmamahal ay dalisahin mo upang maging katulad ng sa'yo. Announcement. Inihahandog po na Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga panagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dahil ngayon ay piyesta ng banal na mag-anak o Sagrada Pamilya, magkaroon po tayo ng pagbasbas sa mga pamilya. O Panginoong Diyos, basihan ang iyong biyaya sa mga mag-anak narito at natipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap ang mga kasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin sa iyong biyaya. Hinaling namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa ngayong kapistahan ng Sagrada Pamilya o Banal Mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Naway, sa loob ng ating mga tahanan, gaya ng sinasabi ng ating pagtitipon noon sa Pilipinas, sa naang pamilya ay Ecclesia Domestica, isang maliit na simbahan sa pamagitan ng buhay panalangin at pagmamahalan, habag at pag-unawaan at pagkakaisa. Maging responsable nawa ang mga tatay, nanay at mga anak. Ngayon po ang maringal na pusbas ngayong piyesta para sa banal na mag-anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumko kayo tilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang taong anak niyang mahal ay nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pagkundangan
sa kanyang pagsilang. Siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magniningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumupuspos sa inyo ng tuwa para mihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumupuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayaking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa purihin Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Pasko ay magbigay.